Pumasok ka sa kotse. Unless ito ang kamay niya nakahawak dito. Ayoko nga, baka kung anong gawin mo sa akin. Nadidinig mo ba ang sarili mo, miss? Kahit ikaw na lang ang nag-iisang babae sa mundo, hindi kita magugustuhan. Ang ibig kong sabihin, pakagalit ka sa akin kanina. Malay ko kung ipasalvage mo ko dahil napahiya ka sa mga tauhan mo. Nalaman nila na wala kang puso. Malakas na sabi nito. Ak, mga alis na ang dalaga. Gusto mo ng trabaho, hindi ba? May sakit ka mong kapatid mo. Kusang bumalik pa atras sa mga paa nito. Kau talaga? Gora bells na. Ano pang hinihintay mo, Mr. CEO? San ba tayo pupunta sa langit? Di maganda ang biro ng babae kaya tinignan niya to na masama. Pinagbuksan sila ng pinto ng assistant niyang sa Jerry. Ipapakilala kitang girlfriend sa pamilya ko ngayon. Love at first sight, kunwari. Mukhang di naintindihan ang sinasabi niya ng babae dahil abala to kung paano ikabit ang seatbelt. Lumapit siya at kinabit ang seatbelt. Biglang nagpreno ang driver kaya't halos magyakap na sila ng babae. Pamilyar ang amoy nito. Amoy na hindi niya makakalimutan. Agad din siyang dumistansya ito. Sir, ano nga sinasabi niyo? Ibabalik niyo ako sa trabaho? Ayun, may konsensya naman palang mayayamang kagaya ninyo. Nakangiting sabi ng babae. Lumabas ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Hindi ako nakokonsensya. May kapalit ang pagbalik mo sa trabaho. Napasalikop nito ang dalawang kamay at niyakap ang sarili. Sir, alam kong maganda ako at sexy pero please lang. Ayoko ng ganyang kahalayan na naiisip ninyo. Alam mo miss, may diferensya kasi yata sa pag-iisip. Hindi ko kailangan magbayad ng babae para lang makuha ko, lalo na kung kagaya mo. Nasa mukha ng babae ang hindi naniniwala sa sinabi niya. Magpanggap kang girlfriend ko. Magpanggap? Tapos ano, makuhulog ka sa beauty ko? Hahabol-habulin mo ako tapos, shut up! Ingay mo! 5 buwan ang nakalilipas, binenta ni Kimberly ang katawan at naiwala niya ang pinakaingatang puri. Isang malaking pagkakamali ngunit kailangan niya ng pera upang may pagamot ang kapatid. Namasukan siya binang janitress sa pinakamalaking kumpanya sa kanilang bayan. Hindi niya akalain na ang lalaking naka one night stand at ang CEO, ang bilyonaryong si Aldrin Luis Moya, ay iisa. Inalok siya nitong magpanggap bilang girlfriend. Pumayag siya dahil bukod sa sobrang gwapo at matipuno nito, babayaran din siya ng malaking halaga. Paano kung sa kasunduan nila ay umibig siya sa mayamang binata? Ngunit para usan lamang ang tingin nito sa kanya habang hinihintay nitong bumalik ang babaeng tunay na minamahal. Hanggang saan siya magtitiis para sa lalaking walang pagtingin sa kanya? Hanapin kaya siya nito kung isang araw bigla na lang siyang magdahong parang bula? Sundan ang kwentong pag-ibig ni Kimberly at Luis na magbibigay kilig at saya sa ating mga puso. Unang araw ni Kimberly sa trabaho bilang janitress. Inagahan niyang alis ng bahay upang hindi siya malate. Dumukot siya ng pera sa pitaka. 100 na lang ang pera niya. Mamayang uwian maglalakad na lamang siya. Nakaupo siya sa gawing dulo. Siksika na naman sa jeep. Ang tagal mong magsukli ni Manong. Kinakabahan siya dahil nakasalalay dito ang 5 araw niyang pamasahe. Baka nakalimutan ito. Manong, sukli po ng 100, pababa na po sa kanto. Walang 100 sa lagayan ko, hindi ka pa nagbabayad. Umilit ang bunbunan niya. Manong driver, hindi ako maaaring magkamali, dahil yan na lang ang pera ko. Inabot ko yung bayad kanina. Muli niyang binuksan ang pitaka. Wala talagang 100. Nilingon niya ang katabi ang kaso ibang tao na to. Nakababa na ang paserong pinag-abutan niya ng bayad. Iha, kung ayaw mo magbayad, magsabi ka. Hindi yan nang i-scam ka pa. Malakas na ang boses ng driver. Hindi siya magpapatalo. 100 ang nakataya dito. Manong, ibigay mo na kasi yung sukli ko. Pababa naman ako sa kanto eh. Sumigaw na rin siya. Sa presinto ko tayo ibababa kapag hindi ka pa bumaba ngayon. Nang gagalaitin na si Manong. Bumaba na siya at halos nga mangyayak-ngyayak. Napakahirap kumita ng pera ngayon.
Binuksan niya ang payong nadala at nahulog ang 100 pesos na hinahabol niya kanina. Tinampal niya ang noo. Sorry naman kay Manong driver. Hindi niya sinasadyang di magbayad. Tinuruan siya kung ano ang kanyang gagawin ni Ate Clara, ang senior cleaner ng Unicorn Marketing Agency, ang nangungunang advertising company sa Pilipinas. Nag-umpisa siyang mag-mop ng floor bago magsidating ang mga empleyado ng alas 8. Habang nagmamop, okupadong isipan niya kung saan kukuha ng pang-chemotherapy ng kapatid na may ovarian cancer. 22 anyos pa lamang to at gagawin niya ang lahat upang madugtungan ang buhay ng bunsong kapatid. Sa susunod na linggo, session naman ito. Nilapitan na rin niya lahat ng sangay ng gobyerno. Kulang ang kinikita niya sa mga racket niya. Naubos na ang nakuha niyang kalahating milyon sa pagbebenta ng katawan sa isang mayamang lalaki. May bidding na naganap sa party at may isang lalaki na willing magbayad ng 500,000 pesos para sa isang gabi niya. Ipinilig niya ang ulo. Gusto niya nang kalimutan ang gabing yon nang maiwala niya ang iniingatang virginity. May mga maiinit na eksena na nagfa-flashback sa utak niya. Agad niyang inalis sa isip ang mga naganap, ngunit wala naman siyang pinagsisihan dahil naggamit ang pera upang maipagamot ang kapatid. Habang nagmamop, may nakita siyang kwintas sa sahig. Dinampot niya ito at tinitigan. Ito ang kwintas niya na naiwan sa bahay na pinagdausan ng party. Ngunit bakit naman ito nandito? Namamaligno na yata siyang talaga. Kanina ang 100, ngayon naman ang kwintas. Nawala pero bumalik? Nilagay niya sa bulsa ang kwintas, ngunit bago pa niya mailagay, may kamay nang pumigil sa kanya. You are a thief! Anang may-ari ng kamay, at hindi siya maaaring magkamali. Nakatatak na sa isipan niya ang mukha ng lalaki. Ang mapungay nitong mga mata na binagaya ng perpektong kilay. Ang matangos itong ilong. Ang kissable lips ito at ang chiseled face. Ito ang lalaking umangkin sa kanya at nagbayad ng kalahating milyon. Niyuko niya ang ulo. May kasalanan pa siya dito. Naiuwi niya ang wallet nito. Kukuha lang sana siya ng pamasahe pa uwi. Ngunit sa pagkataranta na tangay palat niya ang wallet ng habang bahay. May laman tong konting cash, cards at IDs. Inagaw nito ang kwintas sa kanyang kamay. Gusto mo ipakulong kita? Akin ang kwintas na to. Nahulog ko pagkatapos ibubulsa mo kaagad. Akala ko kasi sa akin yung kwintas. Hinampas siya sa balikat ng senior cleaner na si Ate Clara at bumulong. Umayos ka. Ang CEO ang kaharap mo. Bahagya niyang iniangat ang ulo. Mukha namang di siya nito natatandaan. Lasing to at isa pa, may suot siyang maskara ng gabing yon. Madilim din sa loob ng kwarto nang maganap ang pag-angkin nito sa kanya. Umiling ang lalaki. A thief and a liar? Tumalikod na ito. Sir, grabe ka naman po. Hindi porke mahirap ako pagsasalitan mo na ako ng ganyan? Habol niya dahilan para magtinginan ng ilang empleyado. Naramdaman niya ang pinungkurot sa tagiliran ni Ate Clara. You're fired! Anito paglingon sa kinaroroonan niya. Napatakbo siya palapit dito. Sir, sorry na po. Nagbibiro lang po ako eh. Kailangan ko po ng trabaho. May sakit po ang kapatid ko. Unang araw ko pa lang po ngayon. Tinalikuran siya nito. Hindi maaaring unang araw pa lang mawalan agad siya ng trabaho. Lumuhod siya at kumapit sa hita nito. Mas lalo nakatawag na atensyon ang kanyang ginawa. Umalis ka. Isa. Dalawa. Napabitaw siya sa pagkakakapit. Kung nakakamatay lang ang tingin, ay bumalagta na siya. Tinawag ng binata ang katabing lalaki. Make sure it's her last day. Ahabol pa sana siya kaso'y hinarang na siya ng security at binitbit palabas. Nag-ingit-ngit ang kanyang kalooban. Napakawalang puso naman ang CEO. Niyaya siya ni Ate Clarang kumain muna sa kantin. Libre ang pagkain at inumin dito para sa mga empleyado ng Unicorn Marketing Agency. Kaya kumain muna siya bago umuwi. Ibinigay din ang isang buwan niyang sweldo kahit isang araw lamang siyang pumasok. Di na masama. Maghahanap na lang siya ng ibang trabaho. Hello, Mom. Ani Luis. Ipapaalala ko lang sa iyong date mo mamayang 6 p.m. Mom, napapagod na ako makipag-date. Hindi ko gusto ang mga pinapakilala mo. Tumigil ka, Aldrin Luis Moya. Hanggat wala kang pinakikilalang girlfriend mo, hindi ako titigil ng paghahanap ng babaeng magugustuhan mo. Meron na ako nakita. Kaya,
Please lang po. Tama na ang pagsaset ng date sa akin. Sakto na yan nga, magkikita kami ngayon. Sabi na lamang niya upang tigilan na siya ng inasa pa ulit. Ay talaga? Sige, isama mo dito sa bahay ngayon na ha. Magpapaluto ako ng masarap na hapunan. May sasabihin pa sana siya ngunit binaba na ng ina ang telepono. Napakamot siya ng ulo. Binigyan pa siya ng problema ng mommy niya. Sinong ipapakilala niya? At isa pa, masyadong mataas ang standards ng stepfather niya. Walang pumapasa sa mga pinapakilala niya. Puro pintas ang inaabot ng mga nagiging girlfriend niya. Biglang tumawid ang isang tao at muntik na siyang mabangga. Mabuti na lang nakapreno siya kung hindi sa pulto ng unahang bahagi ng kanyang sasakyan. Agad siyang bumaba. Ikaw? Sabay na sabi nila sa isa't isa. Ang babaeng inalisan niya ng trabaho. May kumislap na ideya sa kanyang isip. Pumasok ka sa kotse. Inalis nito ang kamay niya nakahawak dito. Ayoko nga, baka ano pang gawin mo sa akin eh. Narinig mo ba ang sarili mo, miss? Kahit ikaw na lang nag-iisang babae sa mundo, hindi kita magugustuhan. Ang ibig kong sabihin, baka galit ka sa akin kanina. Malay ko kung ipasalvage mo ko na napaya ka sa mga tauhan mo kanina. Nalaman nilang wala kang puso. Malakas na sabi nito. Ak, mga alis na ang dalaga. Gusto mo ng trabaho, hindi ba? May sakit ka mong kapatid mo. Kusang bumalik pa atras ang mga paa nito. Tara na, ano pang iniintay mo, Mr. CEO? Saan ba tayo pupunta? Sa langit? Di maganda ang biro ng babae kaya tiningnan niya to na masama. Pinagbuksan sila ng pinto ng assistant niyang sa Jerry. Ipapakilala kitang girlfriend sa pamilya ko ngayon. Love at first sight, kunwari. Mukhang hindi naiintindihan ang sinasabi niya ng babae dahil abala to kung paano ikakabit ang seatbelt. Lumapit siya at kinabit ang seatbelt. Biglang nagpreno ang driver kaya halos magyakap na sila ng babae. Pamilyar ang amoy nito. Amoy na hindi niya makakalimutan. Agad siyang dumistansya rito. Sir, ano ang sinasabi ninyo? Ibabalik niyo ako sa trabaho? Ayun, may konsensya naman palang mayayamang kagaya ninyo. Nakangiting sabi ng babae. Lumabas ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Hindi ako nakukonsensya. May kapalit ang pagbalik mo sa trabaho? Napasalikop nito ang dalawang kamay at niyakap ang sarili. Sir, alam kong maganda ako at sexy pero please lang, ayoko ng ganyang kahalayang naiisip ninyo. Alam mo, may diferensya kaya ito sa pag-iisip. Hindi ko kailangan magbayad ng babae para makuha ko, lalo na kung kagaya mo. Nasa mukha ng babae ang hindi naniniwala sa sinabi niya. Magpanggap kang girlfriend ko. Ipapakilala kita ngayon. Anong kapalit? Trabaho mo. Ano na? Di madali yung pinapagawa mo, no? Magbabayad ako ng pera. Okay, madali akong kausap. 5,000 ulit ang ibayad mo. Ulit? Bakit may ulit? Sabi ng binatang nakakunot ang noo. Natigilan si Kimberly. Hindi dapat malaman ni Luis na siya ang babaeng inarkilan nito na isang gabi. Ito naman, nagkamali lang po. Kalahating milyon kapalit ng pagpapanggap kong girlfriend mo. Okay, deal. Sir, akin ang bayad. Nakalahad ang kanyang kamay. Umiling ang lalaki. Matindi ka rin eh, ano? Babayaran kita oras na nagawa mong pagpapanggap at hindi lang to isang araw. Kapag kailangan kita, pupunta ka. Anyway, mamaya pumirma ka ng kasunduan at makukuha mo ang paunang bayad sa'yo. Okay po, sir. Pumalakpak ang kanyang tenga. May pampakimotherapy na ang kanyang kapatid. Paanong pagpapanggap po ba ang gagawin? Kunwari na love at first sight tayo sa isa't isa. Wala kang dapat baguhin. Mahirap ka at janitress sa kumpanya. Sir, parang di maniniwala ang parents mo sa ganyang kwento. Isang CEO, may in love sa janitress? May itsura ka naman. Maniniwala sila na unang kita pa lamang kita ay nagustuhan na kita. Saka walang pakialam ang mommy ko. Gusto lang niya na magka-girlfriend ako. At may isang tao lang tayong iinisin? Nagsalubong ang kilay niya. Kailangan mainis mo ang stepfather ko. Mukhang magaling kang mambisit kasi kuhang-kuha mong inis ko. Di niya alam kung matutuwa o maiirita sa sinabi ng binata. Pero handa siyang makisama dito alang-alang sa perang kikitain niya. Buwaba sila sa mansyon ng mga Moya. Tila ito palasyo. Napakalawak ng bakuran at may malaking garden at swimming pool sa gilid. Parang naalangan siya sa suot niyang puting t-shirt.
pantalong maong at lumang sneakers. Kitang-kita niyang gulat sa mukha ng mga magulang ng binata pagkakita sa kanya. Sa isip siguro ng mga to, sino tong hampas lupa na kasama ng anak nila? Sa bagay, kahit siya hindi rin makapaniwala na ipapakilala siya nitong kasintahan kahit pa nga pagpapanggap lamang. Uy, para siyang bida sa teleserye. Magalang siyang lumapit sa matamis na ngumiti sa mga to. Nagmano din siya tanda ng paggalang. Mukhang mabait ang ginang na maganda kahit may edad na. Inakay siya nito papasok. Ang ama naman ng binata, tinalikuran na sila. Kumain na tayo ng hapunan, anang ina ni Luis. Magilaw na nagtatanong ang mami ng binata sa kanya. Siyempre, nag-imbento na lamang siya ng ibang impormasyon tungkol sa buhay niya. Di naman niya makakasama mga to ng matagal. Walang dahilan para ibahagi niya ang tunay niyang pagkatao. Umakyat sandali sa Luis. Lumapit ang mami nito sa kanya. Bigla siyang kinabahan, pero naalala niyang ilang palabas sa telebisyon. Mahirap ang bidang babae. Tutulang ina ng bidang lalaki sa relasyon ng magkasintahan tapos aalokin ng mayayamang nanay ang bidang babae ng 5 milyon. Sasabihin layuan ng anak nito. Lihim siyang nangiti. Willing siyang layuan ng binata basta't mas malaki sa kalahating milyon ng bayan. Pinaimbestigahan kita at wala pa sa kalahati ng mga sinabi mo ang totoo tungkol sa iyo, Kimberly Joy Carillo. Idinuldol ng ginang sa mukha niyang impormasyon tungkol sa kanya na nasa tablet nito. Napapikit siya. Pera na, naging bato pa. Sorry po, Mrs. Moya. Hindi po ako may pakulo nito. Inutusan lang po ako ng anak ninyo na magsinungaling at magpanggap na girlfriend niya. Wala naman po siyang sinabing dahilan. Matindi lang po ang pangailangan ko kaya ako pumayag. Saglit na nag-isip ang matanda. Nagbabalak akong ipadampot ka sa mga polis. Ay naku, wag naman po. Breadwinner po ako ng pamilya ko. Parang aawanin nyo na po. Nakakaawa po talagang kalagayan ko eh. May cancer po ang kapatid ko at nangangailangan ng chemotherapy. Kaya may iaalok ako sa'yo. Ano po yun? Ipinakilala ka niya sa amin? Ibig sabihin may nakita siyang kakaiba sa'yo. At may kakayahan kang lumapit sa kanya. Mula kasi nang iwan siya ng girlfriend niya, pinagpalit sa iba, di na siya nakipagrelasyon. Kunot ang noon niya habang nakikinig sa kwento ng matanda. Gusto ko ng apo. Akitin mo siya at kailangan may mangyari sa inyo. Bibigyan kita na 1 taon. At kapag nabuntis ka, babayaran kita ng 50 million pesos. Basta ibibigay mong bata sa akin at di ka na magpapakita pa. Nanlaki ang mata niya sa alok ng ginang. Ngunit parang mali ang pumayag siya sa gusto nito. Napansin ang kaharap ang pag-aalangan niya. Sasagutin ko ang pagpapagamot sa kapatid mo, bukod pa sa perang ibabayad ko. Para siyang manalo sa loto kapag tinanggap niya ang alok. Araw-araw siyang tumataya sa loto, ngunit alam niya, halos walang tsansa na manalo siya. At ito ang maliwanag na pera. Sabi ng lola niya na bubulag daw ang tumatanggi sa grasya. Matagal na siyang nagdarasal. Pera ang kailangan niya at solusyon sa lahat ng kanyang problema. Kapag magkakapera siya, magiging masaya na siya dahil mabibigyan niya ng ginhawa ang kanyang pamilya. Construction worker ang kanyang ama at labandera ang kanyang ina. 5 silang magkakapatid at siya ang panganay. Ito na yata ang sagot sa matagal na niyang panalangin. Pag-isipan mo, darling. Di niya alam ang isasagot. Makikipagkasundo ba siya sa ginang? Kabado siya sa pinapasok niya. Pero lakas ng loob lang puhunan niya sa bawat laban sa buhay. Kung ano mang kapalit na malaking perang magpapabago sa buhay ng pamilya niya at magpapagaling sa kapatid niya, handa siyang tanggapin. Bahala na. Bumalik na si Luis. Mom, iatid ko lang si Kimberly at gabi na. Sayang naman di pa kami nagkukwentuhan ng matagal pero babalik naman siya dito. Kimberly, welcome ka sa pamilya. Niyakap siya na matanda. Opo, babalik po ako. Maraming salamat po, Mrs. Moya. Mommy Claudia ang itawag mo sa akin? Okay po, Mommy Claudia. Ang hirap ilabas sa bibig niya ang 2 huling salita. Nahihiya siyang tawagin ang ginang sa pangalan nito. Sumakay sila sa magarang kotse. Nakita niya nang ilabas ito ng binata sa grahe. Ilan ba ang taong nakatira dito? Bakit may 12 sasakyan? Iba-iba ang modelo. Kapag mayaman talaga, walang mapaglagyan ng salapi. Samantalang siya nakikipag-away sa driver para sa 100 piso. Pinagbuksan pa siya ng binata ng pinto ng kotse.
Pagdating sa loob ng sasakyan, ay wala itong imik. Huminto to sa pagkalagpas konti sa tinitirang subdivision. Oh, bakit ka huminto? Kala ko ba iyahatid mo ko? Ayusin mong pakikipag-usap sa akin. Matuto kong ihiwalay ang katotohanan sa pagpapanggap. Kapag wala tayo sa harap ng mga magulang ko, ay Janet Reska at CEO ako ng kumpanya. Huwag kang malito kung gusto mong humaba ang kasunduang to. Huwag mo ipagkakalat na may relasyon tayo at pinaka-importante sa lahat, don't fall in love with me. Umismid siya sa huling sinabi nito. Basta sir, bayaran mo ko na napag-usapan, wala kang magiging problema sa akin. Ito ang kasunduan. Basahin mo at pirmahan bago ko ibigyan cheque sa paunang bayad. May nabot tong ilang pahin ng papel. Kaya pala to umakit sa kwarto para gumawa ng kasunduan. Ang haba naman ito. San ba na nakalagay yung 500,000 pesos na halagang dapat mong bayaran? Tinuro ng binata ang hinahanap niya. Agad niyang pinarmahan. Hey, bakit pumirma ka lang at di na nagbasa? Sa bahay ko na lang babasahin? Inablot niya ang cheque. Mukha ka talagang pera. Naiiling na sabi nito. Sir, hindi mo ako maintindihan dahil pinanganak kang mayaman. Kapag naranasan mong wala kahit pambili ng bigas, malalaman mo kung bakit mukha akong pera. Hindi ko kasalanan na hindi ka nakaranas ng hirap o kakulangan sa pera na ipinanganak. Aba, bakit 250,000 lang? Reklamo niya nang makita ang laman ng cheque. Makakuha mo ang kabuuan matapos ang tatlong buwan ng pagpapanggap? Ganyan ang nangyayari sa basta pumipirma ng hindi nagbabasa. Okay, sige na po sir. Ihatid mo na po ako. Plastic ang kanyang ngiti. Wow, nakakuha ka ng driver? Buwaba ka na. Ba't kita iahatid? Napansin niya ang mahinang pag-ulan sa labas. Ay sir, umuulan. Baka naman pwedeng ihatid niyo na po ako. Mahirap sumakay. Matamis siyang umiti at baka sakaling maawa to sa kanya. No way. Hindi ka importante at wala akong pakialam sa'yo. Lalabas na sano siya at ito na naman siya. Hindi alam kung paano alisin ang seatbelt. Tinulungan siya ng binata. Bakit naman magtatanggal ang seatbelt ay ang lapit-lapit ng mukha nito sa kanya? At sumisinghot pa to. Adik yata ang boss niya eh. Bubuksan na niya ang pintuan ng sasakyan. Wait! Pigil ng lalaki at napalingon siya. Iyahatid niyo na po ako? Anong pabangong gamit mo? Gawa ko lang po ang pabango. Dinulog na rosas at oil lang po. Dalan mo nga ako ng pabangong gamit mo? Bakit po? Gumuhit ang pagtataka sa kanyang magandang mukha. Pambabae ang kanyang pabango. Hindi kaya may pusong babae ang gwapong CEO ng Unicorn Marketing Agency? Sir, bakit po kayo interesado sa pabango ko? Tanong ni Kimberly sa amo. Wala naman problema kung bading to, pero imposible dahil magaling to sa kama. Namula ang kanyang mukha sa naisip. Babayaran ko. Dalin mo sa akin ang pabangong ginamit mo. Sige po. Ani ang nagtataka pa rin sa biglang interest nito sa pabangong gamit niya. Tinuro sa kanya ng lola niya ang paggawa ng pabango gamit ng iba't ibang bulaklak. Ang amoy rosas ng kanyang pinakapaborito. Sige, makakaalis ka na. Sir, ang lakas na ng ulan oh. Ayun oh, may waiting shed. Sumilong ka. Get out. Taboy nito sa kanya. Ang dilim po sa waiting shed. Baka mapagsamantala ng beauty ko dyan ha. Tsaka wala akong dalang payong. Ihatid mo na po ako, please. Kahit sa kabayanan lang po. Sadaling nag-isip ang binata. Sige, pero sa isang kondisyon. Ano po, sir? Paamoyin ng leeg mo ng 3 minutes. Po? Aamoyin niyo ko? Sige po. Ang weird ng sinabi nito, pero okay lang. Basta tihatid siya nito at malakas ang ulan. I-type ang address sa monitor. May pinindot to sa harap at nagbigay na ng direksyon ng kotse. Inabala niya ang sarili sa tanawin sa labas ng sasakyan. Huminto sila sa madilim na bahagi ng kalsada. Sir, doon pa po ang bahay namin. Paamoy muna. Ang weird talaga ng request ng lalaki. Hinawin niyang buhok at nilapit ang leeg sa binata kahit pa naaasiwa siya. Close your eyes. Sumunod naman siya. Hindi dumidikit ang balat nito sa kanya. Kaso nalalanghap niya ang mabangong hininga nito na tumatama sa kanyang leeg. Dinilat niya ang isang mata. Nakita niyang nakapikit to at halos nakadikit ang ilong sa leeg niya. Ano kayong tinitira ng boss niya? Medyo kinabahan siya at may saltik yata ito. Sir, tapos na po ang 3 minutes.
Nagmulat to ng mata at namumunga ito ang tumingin sa kanya. Kinilabutan siya sa pagnasang nabanaag sa mata ng kanyang boss. Sige sir, lakarin ko na lang ha. Malapit na po ang bahay namin eh. Salamat po. Agad siyang lumabas ng sasakyan. Napakadaming nangyari ngayong araw. Pero labis ang kanyang tuwa dahil may pera na pangkimaw ang kapatid. Talagang hindi natutulog ang Diyos. Sa sandaling akala niya wala ng pag-asa, may dumarating na tulong na hulog ng langit. Samantala, naiwan si Luis sa loob ng sasakyan. Naaamoy pa rin niya ang babae sa loob. Napatingin siya sa suot na shorts na nakabukol. Nagreakto sa amoy pa lang ng babae. Gusto niyang murahin ang sarili. He is being obsessed with that scent. Nasa bahay na siya, naalala pa rin niya ang amoy ng bagong empleyado. Naghilamos siya. Nagiinit pa rin ang kanyang katawan. Napasandal siya sa pader. Pinikit nila ang mga mata. May mga maiinit na eksenong naglalaro sa kanyang isipan. Ang babaeng inangkin niya sa bachelor's party na hindi maalis sa isip niya. Umorder ng mga babae ang organizer. Nakasayaw at inangkin niya ang nakamaskarang babae. Hindi maalis sa isip niya ang amoy nito. Isa pang hindi niya malilimutan ay ang balat sa kanyang pisngi ng puwita nito na korte ng mapa ng Pilipinas na nakita niya nang magising siya. Nakasubsob ang dalaga sa kama. Pagbalik niya galing CR, wala na to. Tanging pulang man siya sa bedsheet ang naiwan ng babae at isang kwintas. Kinabukasan, pumasok na si Luis sa kumpanya. Hindi pa siya nauupo, tinanong niya sa Jerry, ang kanyang secretary. Jerry, may update ba sa babaeng pinahahanap ko sa'yo? Boss, wala pa din. Dumating yung mga babae galing sa black market, online ng transaction. Tapos hindi kilala ng event organizer ang mga babae. Basta nakapasa ito sa requirements, ipinadala na sa party. Imposibleng wala tayong impormasyong makukuha. Magbayad ka, kahit magkano. Ang isa pa nga nating problema, nakakulong ang event organizer dahil sa kasong human trafficking. Itong kwintas, ipagtanong mo kung kanino to. Kinuha niya to sa bulsa. Sir, saan ko po ipagtatanong? Wala akong pakialam kung saan, basta't sundin mo ang sinasabi ko. Singhal niya. Nahintakutan ang secretary. Paano kung madami pong umangkin sa kwintas? May balat sa puwet ang may-ari niyan. Natawa ang kausap niya na nauwi sa pag-ubo nang makitang masama ang tingin niya. Boss, baka makasuhan ka kung titingnan mo ang puwet ng bawat babaeng aangkin ng kwintas. Anong ginagawa ng pera? Madaling magpatahimik ng tao kapag tinapalan mo ng pera sa bebe. Napakamot sa ulang secretary. Sige boss, mag-uutos ako sa mga tauhan natin ang papagawa mo. Nga pala, mapuntahin mo dito ang bagong janitress. Boss, maganda ang babaeng yon. Type mo ba? Mas okay yan kaysa hanapin mong babaeng may balat sa puwet. Mag-post ka na ng job hiring para maging bagong secretary ko. Ilagay mo sa job posting, hindi pa kailamero. Boss naman, nagbibiro lang ako. Sige po, tatawagin ko na. Pagbalik ng secretary, kasama na nito si Kimberly. Nasaan ang pabango? Inabot ng dalaga ang maliit na botelya. Binuksan ang maliit na bote at inamoy. Umiling ito. Nililoko mo ba ako? Hindi tong amoy. Sir, yan po ang pabangong gamit ko. Naiba po kasi ang amoy, depende sa taong gumagamit. May tinatawag po tayong body chemistry. Kahit parehas ang gamitin natin pabango, magkaibang amoy natin dahil sa body chemistry. Tara dito, gamitin mo. Ikaw din, Jerry. Ilagay niyo ang pabango sa ilalim ng tenga ninyo. Utos niya sa dalawa. Inamoy niya ang pabango sa leg ni Jerry. Sir, may kiliti ako dyan. Tumigil to sa pagtawa ng tapunan na masamang tingin ng boss. Ikaw naman, anito sa kanya. Pinikit niya ang mga mata. Sinamyo niya ang bango ng dalaga. Ilang beses siyang lumunok. Parehas ng amoy ng dalawang babae. Mas matapang ng konti ang amoy ng janitress kaysa babaeng nakasiping niya ng ilang ulit ng gabing iyon. Babayaran kong pabangong to. Magkano? Wala po sir, free po yan para sa inyo. Nakangiting sabi niya. Nothing is free. Magkano? Sige po, 200 na lang. Naglabas to ng 1,000 at iniabot sa kanya. Keep the change. Tinanggap nito ang pera takmang lalabas na ng opisina. Wait, maglinis ka dito sa loob. Maalikabok na. Okay po sir, kuha lang ako ng gamit. Lumabas muna ang dalaga. Boss, obvious naman typing niyo si Kimberly. Anang sekretary niyang todo ang ngiti, nanunukso. Type din kitang sibakin sa trabaho kapag di ka tumigil sa kadaldalan mo.
Sa tingin mo, magkakagusto ko sa janitress? Eh boss, yung babaeng bayaran niya, pinapahanap mo eh. Shut up! Hinahanap ko lang siya dahil, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Lumabas ka na. Di niya gusto ang nangyayari sa sarili. Bakit tila siya nababaliw sa amoy ng babaeng nakasiping ang isang gabi at pati ibang babae idinadamay niya? Naalala niya ang unang pagkakataon na nakatagpo ang babae. Nakakatawang hindi nga man lang niya naitanong ang pangalan nito. Nasa kusina siya upang kumuha ng baso at nagsalin ng alak. Nakita niya ang babaeng hirap na hirap mag-zipper ng damit. Kailangan mo ng tulong? Oo, paki-zipper. Marahan niyang sinara ang zipper ng damit. Maganda ang hubog ng katawan ng babae. Humarap to at nakita niyang nakamaskara. Makapal din ang lipstick at makeup nito sa mata. Salamat. Kinuha nito ang baso sa kamay niya at tinungga ang laman ng alak. Easy. Hindi yan tubig? Ano yan? Pahingi pa ng isa. Pampalakas ng loob para sa show mamaya. Kumuha siya ng isa pang baso at tinala ang bote ng wine sa garden. Niyaya niya ang babae. Kaibigan ka ba na ikakasal? Muling tumungga ng alak ang babae. Tumango siya. Nakita kita kanina. Bakit parang malungkot ka? Broken-hearted ka ba? Maaari siyang magsabi sa babaeng kaharap niyang kahit ano. Total, hindi naman sila magkikita ulit. Well, nahuli ko nang naman ang girlfriend ko at ang stepbrother ko na nagtatalik sa mismong condo unit ko. Umiling ang babae. Sa gwapo mong yan? Nagawa ka pang pagtaksila ng girlfriend mo? Huwag ka mag-alala, darating din ang babaeng magmamahal sa'yo ng tapat. She is my childhood sweetheart. Napakaganda at talino niya. She's perfect. Yayain ko na sana siyang magpakasal. Tinaas niya ang baso ng alak. Shot tayo para sa sakit ng dibdib na nararamdaman mo. Nasa na bang stepbrother mong traidor? Sasampalin ko para sa'yo. Medyo bulol na nitong sabi. Ang lalaki ikakasal kaya may bachelor's party ngayon. Tinipik nito ang kanyang balikat at hinagod ang kanyang likod. Kinuha nito ang ulo niya at sinandal sa dibdib. Nalanghap niya mabangong amoy ng babae. Nakaramdam siya ng kapayapaan at init ng katawan. Muling pumasok sa opisina ng amo si Kimberly. Inawat siya ng una ni Ate Clara. Di naman daw nagpaparinis sa loob ng private office ang CEO kapag nandoon ito. May dala siyang pamunas at panlinis. Halos pwede nga siyang malalamin sa kintab ng opisina nito. Walang alikabok. Nagpanggap na lamang siyang naglilinis kahit malinis naman. Madali lang palang trabaho niya eh. Malaki ang sweldo at may sideline pa siya. Marahas na bumukas ang pinto. Niluwa nito ang stepbrother ng binata, si Fabian Javier Celo. Tumalikod siya at baka mamukhaan siya nito na isa siya sa dancer noong bachelor's party nito. Bakit disapprove ang project ko? Inihagis ito ang mga folder sa table ng boss. Dahil basura ang proyekto ng team mo? Anitong di malang nasindak sa galit ng bagong dating. Gumaganti ka ba dahil ako ang pinili ni Dorina? 6 na buwan nang nakakalipas. Kasal na kami. Hindi mo pa rin ba tanggap na natalo kita? The high and the mighty Aldrin Luis Moya is a loser. Sarakastikong sabi nito sabay tawa ng malakas. Hindi ako namimersonal. Sadyang patapon ang konsepto ng team mo. At isa pa, hindi ka naman talaga magaling. Kaya ka nandito dahil anak ka ng lalaking nakakapit sa saya ng nanay ko. Akmang susugod ng suntok ang lalaki, ngunit maaga pang bodyguard ni Luis. Nagpupuyos to sa galit paglabas ng opisina. Agad siyang nagtimpla ng iced coffee para sa boss niya. Dalamihan niya ng yelo upang lumamig ang ulo nito. Sir, coffee po. Tinignan nito ang kape sa mesa. Para desisyon ka rin ano? Sino nagsabing uminom ako ng iced coffee? Sir, itry mo muna. Mas masarap po ang may yelo. Para po lumamig din ang ulo ninyo. Teka, janitress ka dito at hindi taga-timpla ng kape. Pwede ba? Lumayas ka nga sa harapan ko. Lumabas siya sa opisina ng amo. Nag-abang siya na ibang taong makakasabay sa elevator. Hindi niya alam gamitin to. First time niyang papasok dito. Nagbukas ang isa sa tatlong elevator. Lumabas ang mommy ni Luis. Hinila siya sa loob at dinala sa rooftop. May coffee shop pala sa rooftop ng ginagawang tambay ng mga empleyado. Ang ganda talaga ng work environment ng Unicorn Marketing Agency. Mukhang free din ang drinks dito kagaya ng kantin sa ibaba. Tinawag ng ginang ang waiter at umorder ng dalawang coffee and cake. Ay, wag na po, nasa oras pa po ako ng trabaho. Nahihiyang tanggi niya.
Ako ang kausap mo, kaya wala kang dapat ipangamba. Alanganin siyang umiti sa babae. Hindi niya maiwasang isipin anong skincare nito dahil wala kahit isang wrinkles at pores. Kaedad to malamang ng nanay niya na nasa 50 na. Napag-isipan mo na ba ang anak ko? Mahirap po ang pinapagawa ninyo. Intay nyo na lang po na ma-inlove po ang anak ninyo at kusang bigyan kayo ng apo. Naliliitan ka ba? Gagawin kong 100 million. Plus, ipapagamot ko ang kapatid mo. Nanlaki ang mata niya sa halagang nadinig. Paano po kapag hindi ako nabuntis? Hindi ka naman siguro baog. Paano po kapag ayaw ng anak ninyo na may mangyari sa amin? Ikaw na ang bahalang lumiskarte. Dahil pinakilala kanyang girlfriend sa amin, tiyak na magkakasama kayo. Akitin mo siya. Papadalahan kita ng mga gamit at damit na kailangan mo. Saka mukhang kailangan mo ng makeover. Mukha kang madungis. Umasim ang mukha niya sa sinabi ng matanda. Pero totoo naman ang sinabi nito. Wala siyang oras para magpaganda. Alam mo, kahit anong pagpapakuba ang gawin mo, hindi mo kikitain na 100 milyon. Pagkakataon mo nang mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya mo, sisiguraduhin kong may papagamot sa pinakamahusay na ospital ang kapatid mo? Tumungo siya bilang pagsang-ayon. Sige po, tinatanggap ko po ang alok ninyo. May pangamba sa kanyang dibdib na parang hindi niya kayang iwan basta-basta ang anak kung sakaling mabubuntis siya, pero saka na niya iisipin kapag nasa ganun na siyang sitwasyon. Nagalak ang kanyang kaharap. Puntahan mo ako bukas. May pipirmahan ka? Wala kang pagsasabihan ang kasunduan natin. Muli siyang tumango. Ganito pala ang mayayaman. Walang imposible para sa kanila. Pumirma siya kinabukasan ng kasunduan kay Claudia Moya para sa apong nais ito. Pinadalhan siya ng ginang ng mga damit, sapatos, make-up at alahas na magagamit niya. Isasoring na lamang niya pag natapos ng kasunduan. May binigay din tong condo unit na maaaring niyang tuluyan. Di na naman niya maaaring iuwi ang mga bigay nito sa kanilang bahay at hindi niya kayang ipaliwanag sa ina ang ginagawa niya sa buhay. Tiyak magagalit to sa kanya. May appointment siya sa salon ngayong Sunday. Sinuot niya ang bigay ng mommy ni Louise ng mga damit. Naka-shorts at floral off-shoulder blouse siya. Si Mrs. Moya din ang may kagustuhang ayusin niya ang sarili upang maakit ang anak. Libre kaya bakit naman niya tatanggihan? Halos di niya nakilala ang sarili. Bagong rebond ang kanyang buhok na dating aalon-alon. Inayos din ang kanyang kilay. Nagpa-facial siya, manicure at pedicure din. Na para lang hinayang pa siya dahil masisira din kaagad ang mga to dahil laging basa at madumi ang kamay niya. Pagbukas niya sa pinto ng salon, saktong palabas din ang bilihan ng cellphone sa harapan si Louise. Lumapit to sa kanya at hinangad siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ginamit mo na ang perang binayad ko sa'yo? Tumaas ang kilay niya. Sa inyo na po nang galing, ibinayad mo na. Ibig sabihin sa akin ang pera at pwede kong gawin anuman ang gusto ko. Anyway, bakit ka nagpapaganda? Para ba sa akin? Sayang lang ang effort mo, hindi kita type. Weh, bakit? Nakailang ulit ka na ng gabing nakagat niya ang labi? Bakit ba niya nasasabing nakaapat na ulit siya nito? Nakagat niya ang labi? Bakit ba niya sasabing nakaapat na ulit siya nitong inangke ng gabing iyon? Partida pa na lasing ito. Anong pinagsasabi mo? Sir, ang sabi ko po, nakailang minuto niyo ako inamay sa kotse, tapos sasabihin niyo hindi niyo ako type? Palusot niya. May naalala lang ako sa amoy mo. Gusto kong amoy mo pero hindi ikaw. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Singhal pa nito sa kanya. Sige sir, mauna na ako. Mabilis siyang tumalikod upang lumayo, ngunit hinila nito ang laylay ng blouse niya. Samahan mo akong kumain ng dinner? Paano ba siya makakatanggi? Gusto niya ng libreng pagkain pero kapag itong amo niyang kasama niya, baka hindi niya malulon kahit gaano kasarap ang ihain. Tumungo na lamang siya at sumunod sa mamahaling restaurant na pinasok nito. Lihim niyang tinitigan ang lalaking kaharap sa mesa. Gwapo talaga to, yung tipong makalaglag panty. Agaw pansin sa lahat, iba ang taghay nitong karisma. Baka malusaw ako sa titig mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mai-inlove sa akin kung gusto mong humaba ang pagpapanggap mong girlfriend ko. Ayoko ng drama, sir. Bakit po kailangan natin kumain pa? Siguro gusto mo akong i-date, no? Himig panunokso niya. Alam mo, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob. Huwag mong kakalimutan kung sino ko at sino ka para alam mo kung saan ka lulugar. Nalukot ang mukha niya.
Alam ko naman po, sir, kung saan ako dapat lumugar. Biro lang pong sinabi ko. Dumating ang kanilang order. Ma'am, artista po ba kayo? Napakaganda ninyo po kasi. Anong waiter? Napangiti siya sa papuri nito. Di sinasadyang matabi nito ang basang may tubig at mabasa ang kanyang braso at damit. Huminga ng malalim si Luis. Nakita niyang masama ang tingin nito sa waiter. Gusto niyang balaan to ng akmang pupunasan ng braso niya. Subukan mong hawakan ng girlfriend ko, uuwi kang lumpo at walang trabaho? Agad lumayo ang waiter sa kanya at humingi ng pasensya. Grabe ka naman, di naman niya sinasadya. Ang alin ang di sinasadya? Ang titigan ka mula pumasok dito o ang sadyang idikit ang katawan niya sa braso mo? Mainit ang ulo nito kaya hindi na lang siya kumibo. Parang alam na niya kung bakit pinagpalit ito ng dating girlfriend. Ang hirap sigurong pakisamahan ito. Kailangan natin mag-picture para may mapakita ako sa mommy ko. Kino nito ang phone at nag-selfie sila. Tumayo siya at pumesto sa likod ng binata. Yumakap siya mula sa likuran nito. Ang daming kubyerto sa table. Kutsara at tinidor lang naman eh, okay na. Tahimik silang kumakain. Masarap ang pagkain. Ngayon lang siya nakakain ng gantong klase ng restaurant. Be my bad body. Anito. Nasamit siya ba nakasubo ang malaking sausage sa bibig? Tama ba ang nadinig niya? Sir, ano po ang sabi ninyo? Kunot ang noong tanong niya. Inaalok kitang maging bed buddy or bed partner ko. Aling salitang mahirap intindihin? Di niya alam ang isasagot sa boss. Kagabi lang iniisip niya kung paano niya umumpisahan ang kasunduan nila ng mommy nito. At ngayon ito naman ang nagyayayang maging bed partner siya. Magiging madali ang pinapagawa ng nanay nito na willing magbayad ng 100,000 kapalit na isang sanggol. Kinilabutan siya sa gulong pinapasok. May bayad. 3,000,000 sa loob ng 6 na buwan. Anito nang di siya agad sumagot. Nakatitig lang siya sa gwapong lalaki. Babayaran siya ng ina nito kaya di na ba siya magpapabayad sa binata? Huwag mong sabihin, naliliitan ka pa. Hindi nga sure kung aabot ng 6 na buwan. Baka isang buwan pa lang eh, magsawa na ako sa'yo. Naisip niya, sayang naman kung tatanggi siya sa bayad. Kaso para nag-double compensation siya sa mag-ina, parang nananamantala naman siya. Takot din naman siya sa karma. 5,000,000, sabi ng binata. Sige po. Sumagot na siya agad bago pa dagdagan ulit nito ang perang inaalok. Idodonate niya ang perang ibabayad nito sa ibang cancer patients para may iba rin siyang matulungan. Total, sagot na ng mommy nito ang pagpapagamot sa kapatid niya. Okay, bukas pumirma ka ng kasulatan. Akin ka sa loob ng 6 na buwan? Kung ano-ano na ang kanyang pinipirmahan. Bigla siya nakambas na kulungan siya pulutin kapag nagkataon. Sir, bakit po kailangan niyo pa magbayad para may makasiping? Nagtataka lang po ako. Gwapo at mayaman kayo. Tsak na marami may gusto sa inyo. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo kung ba't ginagawa ko mga bagay na gusto kong gawin. May boyfriend ka ba ngayon? Di niya inaasahan ang tanong ng binata. Ayaw naman niyang sabihin di pa siya nagkakaroon ng boyfriend at baka pagtawanan siya nito. Meron po dati, madami. Pero ngayon po wala akong boyfriend. Ako ang nakipag-break. Pagmamalaki pa niya. Di naman sa pagyayabang pero madami siyang naging manliligaw. Ayoko nang makikipagrelasyon ka sa iba habang may kasunduan tayo. Magpa-check up ka rin at pasiguro kong malinis ka. Sir, wala po akong sakit. Maniniwala lang ako kapag doktor nang nagsabi. At isa pa, ayoko mabuntis ka kaya't pupunta tayo ng doktor bukas para bigyan ka ng angkop na contraceptive. Hindi ikaw ang gusto kong maging ina ng anak ko. Medyo kumirot ang dibdib niya sa sinabi ng amo. Tumango na lamang siya. Naiipit siya sa mag-ina. Parang gusto niya nang umatras, ngunit laban lang para sa kapatid na may sakit at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Tulala pa rin siya pagdating ng bahay. Nadatnan niya ang ina na nagtutupi ng mga damit na nilabahan. Nagmano siya dito. Si Blair naman, ang pangalawang kapatid niya na may cancer, ay nakahiga sa folding bed. Nalalagas na ang buhok nito dahil sa chemotherapy. Sinalubong naman siya ng 2 pang nakababatang kapatid na pawang nasa elementaryo pa lamang. Agad kinuha ng mga to ang dala niyang plastic. Pinatake out niya ang natirang pagkain nila ng amo. Nay, si Lance, nasan po? Inahanap niya ang pangatlong kapatid na lalaki na lagalag. 18 years old ito at mabarkada. Naku, hindi pa umuwi mula nang pumasok ka rin ng umaga sa eskwelahan.
Kumain po muna kayo. Masarap po ang pagkain ni Uwiko. Di niya na hinanap ang ama, alam niyang nasa inuman na naman. Sumingo siya sa bintana ng barong-barong nila. Gustong gusto na niyang makaahon sa irap. At takanda siyang harapin kung ano man ang magiging kapalit ng kasunduan niya sa mag-ina. Dumating ang kanyang ama kasama si Don Fidel, ang may-ari ng malaking factory ng plastic sa kanilang lugar. Masugid niya itong manliligaw, ngunit kahit mayaman, hindi niya naisip patulan nito. Mas matanda pa ito sa tatay niya. May malaki silang utang dito. Humiram siya na nakarang buwan ang pambayad ng chemo session ng kapatid. Agad naman itong nagbigay ng pera. Binulungan siya ng ama. Asikasuin mong mabuti si Fidel. May malaki tayong utang dyan. Pakasalan mo ang lalaking yan at mawawalan tayo ng problema sa pera. Kahit ayaw, hinarap niya si Don Fidel. Tinanggap din niya ang bulaklak na inaabot nito. Tumabi ito sa kanya. Ang may lumang baul ang pabango na matanda. Ang sakit sa ilong. Kimberly, nagpunta ko rito upang hingyan ang kamay mo sa mga magulang mo. Nalaki ang mga mata niya. Don Fidel, may boyfriend po ako. Pasensya na po kung hindi ko matatanggap ang alok ninyo. Tumingin si Don Fidel sa kanyang ama na tila nang hihingi ng tulong na kumbinsin siya. Kimberly, magpapakasal ka kay Don Fidel sa ayaw at sa gusto mo. Tay, ayoko magpakasal. Nay, magpapakasal lamang ako sa lalaking mahal ko. Malakas niyang sabi na hindi nagustuhan ni Don Fidel. Kung ganoon, bayaran ninyo ang utang ninyo sa akin. 1,000,000. Ha? 1,000,000? Eh, 100,000 lang hinaram namin sa'yo na nakarang buwan na. Utang mo lang yan. Paano ang utang ng tatay mo na ipatalo niya sa sugal? Napahawak siya sa ulo. Umakyat ang dugo sa ulo niya. Nanginig ang laman niya sa galit sa tatay niya. Wala nang may pakain sa kanila na kuha pang magsugal. Simple lang, magpakasal ka sa akin. Burado na ang utang ninyo. Tutulungan ko pa kayo. Bibigyan kita ng 3 araw. Kapag hindi mo ako nabayaran, ipapakulong ko kayo ng tatay mo. Magmamakaawa sana siya sa matanda, kaso tinadimonya itong nakangisi. Katakot-takot na sermon ang inabot niya mula sa kanyang tatay Elmo, habang kanyang inay na natiling walang kibo, kahit pa binibenta na siya ng lantara ng ama. Tay, bakit ako ipambabahay ninyo sa utang ninyo? Anong klase kayong ama? Nagulantang siya nang dumapo ang kamay nito sa kanyang pisngi. Wala kang utang na loob. Ako ang bumuhay sa inyo nung maliliit pa lamang kayo. Panahon nang magbayad ka ng utang na loob mo sa akin? Hahanap ako ng perang pambayad. Hindi ako magpapakasal sa matandang yon. Alam na niya kung kanino hihingi ng tulong. Maaga pa lang nagpupunas na siya ng mesa ni Luis. Binuksan niya lahat ng cabinet para alisin ang alikabok. Pagbukas niya sa unang drawer, nakita niya isang picture frame. Si Luis at isang magandang babae. Baka itong ex-girlfriend ng binata. Di naman sila nagkakalayo ng ganda. Mayaman at halatang may pinag-aralan ang babae. Sino nagsabi sa iyong pakialaman mo yan? Anang barito ng boses mula sa kanyang likuran. Sa gulat na ihagis niya ang picture frame at nabasag. Agad niya itong dinampot dahilan upang masugatan ang kanyang kamay. Napaka-clumsy mo, sabi ni Luis. Nagulat siya nang sinubo nito ang kanyang daliri at sinipsip ang dugo. Tila siya na kuryente. Umalo ng kanyang puso ng maramdaman. Ang mainit itong bibig sa kanyang daliri. Namoy niya mabangang binata. Kinuha ang panyo sa bulsa at binalot sa sugat niya. Magpunta ka ng klinik. Liligpitin ko muna ang kalat. Pasensya na po. Si Jerry nang bahala dyan. Umalis ka na't umiinit ang ulo ko sa'yo. Singhal nito. Wala sa sariling lumaban siya ng opisina at nakangiti kahit medyo mahapdi ang sugat. Lumabas siya ng klinik, nakangiti pa rin. Napalis lang ang ngiti niya sa labi ng maalala ang hihingan niyang 1,000,000 bilang paunang bayad sa pagiging bed partner sa amo. Muli siyang bumalik. Sir Luis, pwede po ba kayo makausap? Busy ako. Magtrabaho ka na at huwag mo akong abalahin. Mukhang mainit ang ulo nito. Kinabukasan, bumalik ulit siya. Sir, kailangan ko po talaga kayo makausap. May meeting ako sa ilang investors. Bukas na lang. Nalagpasan siya nito. Hahabol sana siya ngunit sumenya si Jerry na wag na siyang lumapit. May kumislap na ideya sa kanyang isip. Hihingi siya ng paunang bayad mula sa mami ni Luis. Pinuntahan niya to sa opisina kaso out of town daw to, sabi ng secretary. Ang maalas. Huling araw niya na para makakuha ng 1,000,000. Nilakasan na niya ang loob. Inintay niya ang break time ng boss.
Inabangan niya to sa labas ng conference room. Halos mabura na ang design ng tiles, kakamop niya sa sahig. Sir, hindi na ako magpapaligay-ligay pa. Kailangan ko na 1,000,000. Bigyan mo ako ngayon din. Sinundan niya ang malalaking hakbang nito. Umiling ang lalaki. Kaya mo ako inabala na ilang araw dahil kailangan mo ng pera? Ipapaalala ko lang na hindi ka pa nga nag-uumpisa na napagkasandoan natin. Sir, pinapaalala ko lang. Ikaw ang beses kaya hindi pa natin nagagawa ang kasunduan. Nakapirma na ako kaya dapat mo na akong bayaran. Kailangan ko lang talaga. Bakit mo kailangan ng 1,000,000? Magsa-shopping ka na naman? Bibili ka ng luho mo? Basta sir, ibigay mo na ang paunang bayad. Di niya masabi dito ang dahilan na may mga dumaang empleyado sa hallway na napapatingin sa kanila. Huwag mo akong abalahin ngayon. Maghintay ka kung kailan ko ibibigay ang bayad. Tila gumuho ang mundo niya. Lagot na. Kapag di siya nakabayad ngayong araw, baka damputin silang mag-ama ng polis. Tila siya pagong sa paglabas ng building ng Unicorn Marketing Agency. Tiyak na naghihintay na sa kanya si Don Fidel. Kasal o kulong. May dalawa siyang pamimilian. Hindi na siya sumakay ng jeep. Kung pwede lang pahintuin ng oras, ginawa na niya. May nadinig siyang bosina sa likuran. Ang magarang Bentley car na CEO, si Luis. Nagmamadali siyang lumapit sa car window nito at kinatok ng malakas. Sir, matindi lang pangailangan ko. Kailangan ko po ng 1,000,000. Hey, kapag nagasgasan mo ang paborito kong kotse, lagot ka sa akin. Sir, parang awa mo na. Kailangan ko na 1,000,000 dahil kung hindi, mapipilitan ako magpakasal sa taong hindi ko gusto. Umismed ang binata. Ilusyonada ka rin, no? Anong akala mo sa sarili mo, bida sa telenovela? Ang sabihin mo, gusto mo mag-shopping, kaya ka nangihingi ng 1,000,000. Nakita ko kung paano mainubos ang 250,000 na binayad ko sa'yo. Nag-shopping ka at nagpasalon. Tingin mo puro bagong gamit mo. Paano ba niya sasabing sponsor ng nanay nito lahat ng bagong damit at gamit niya? Hindi nito dapat malaman. Sir, nagkakamali kayo. Kapag hindi ako nagpakasal o nagbayad, makukulong ako at ang tatay ko. Magpalit ka na ng trabaho? Dapat si writer at hindi janitress. Ang galing mong gumawa ng istorya. Naiiling na sabi nito at sinara na ang car window. Dala ng kadesperadahan, hinabol niya ang sasakyan nito. Natalamsikan siya ng tubig sa kalsada. Basang-basa ng pantalon at sapatos niya. Ngunit hindi na to huminto. Wala na talagang pag-asa. Pinigil niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Tumingala siya sa langit at mukhang kapalaran niya ng mapangasawa si Don Fidel. Masamamang isipin kahit di pa siya na ikakasal dito. Pinapanalangan niya na hindi naman siguro to mabubuhay na matagal. Napadaan siya sa mahabang tulay ng San Jose. Parang gusto na lamang niyang tumalon nung matapos ng lahat ng problema niya. Naisip niyang ina at mga kapatid. Kailangan siya ng mga to? Bawal siyang mamatay. Wala na talagang choice kundi ang magpakasal siya sa matandang negosyante. Ang dahil pa naman itong mga anak sa una at ikalawang asawa na masama ang tingin sa kanya dahil siyang nililigawan nito. Kumain muna siya ng fishball at sumalamig sa parke. Tulala pa rin siya habang naglalakad. Nakasalubong nga si Bing. Kimberly, bilisan mo, may bisita ka. Tila excited ang matalik na kaibigan. Halos itulak pa siya papasok sa eskinita nila. Sabi na nga ba, di magsasayang ng oras si Don Fidel. Maniningil agad ito. Buti na lang at walang mga kasamang polis. Natanaw niya ang pamilyar na sasakyan. Teka, sasakyan ang CEO ng Unicorn Marketing Agency ang nakapark sa masikip na kalsada nila. Bakit nandito ang boss niya? Dali-dali siyang pumasok sa loob. Nakita niya ang boss, kausap si Don Fidel at ang ama. Masayang-masayang tatlo at may alak pa sa harap. Nagtatanong kanya mga mata. Palipat-lipat siya ng tingin sa tatlong lalaki nagbibigay sa kanya ng matinding stress. Kimberly, kanina ka pa hinihintay ng boyfriend mo? Todo ang ngiti ng ama. Maluwag ang bibig nito na tila mapupunit na sa labis na kaligayahan. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ayaw niyang malaman ng pamilya lalo na ng ama ng tungkol sa boss niya dahil kilala niya ang pagiging oportunista ng ama. Kung walang pera tong si Luis, malamang nabugbog na to pagpasok pa lang sa eskinita nila. Umupo siya sa harap ng mga to. Kimberly, pagpasensya mo nang nasabi ko sa iyo kahapon ha. Nadala lamang ako ng aking emosyon. Suportado kong relasyon ninyo ni Aldrin Luis Moya. Wow! Kompleto pa ang pangalan ng CEO. Ang laki talaga na nagagawa ng pera.
Kinalang masama ang ugali ni Don Fidel pero tila ang helto sa harap ng boss niya. Don Fidel, magkano nga nahiram sa'yo ng girlfriend ko? Saka na natin pag-usapan kapag naayos ng lupang ibibenta ko sa'yo. Ayokong may inaalala ang girlfriend ko kaya't gusto ko nang masettle. Inakbayan siya ng binata. Naghiyawa ng mga chismos ang kapitbahay na nakadungaw sa bintana ng bahay nila. Napahawak siya sa mukha, tila may shooting sa labas. Headline na naman siya sa barangay nila. Parang nahihiya pa si Don Fidel na sumagot. 1,000,000, kasama ang utang ng tatay niya dahil sa sugal. Pero hindi naman ako naniningil agad kung kailan lang sila magkapera. Tinawag nito ang sekretary niya si Jerry. Nagsulat to ng cheque at pinanmahan. 2,000,000. Ayoko lang na malalaman na ginugulo mo pa ang babaeng pinakamamahal ko at ang pamilya niya. Ang luwang din ang ngiti ni Don Fidel. Makakaasa ka sa proteksyong ibibigay ko sa pamilya ni Kimberly? Nasa med siya sa sinabi nito. Ang sarap pagbuhulin ng tatay niya at ni Don Fidel. Kumain na tayo. Nakain ng pagkain? Tawag ng kanyang ina. Nag-uunahan ang kanyang mga kapatid sa mesa. Hindi nanay, aalis na si Luis. Hinila niya to palabas ng bahay. Sige po, nay, kakain ako ng luto ninyo at mukhang masarap. Lumapit na to sa mesa. Wala na siyang nagawa. Di naman sa ikinakahiya niya ang simpleng pamumuhay nila. Ngunit sa estado ni Luis, tiyak maselan ito. Baka sumakit pang siya at sila pang sisihin. Napatingin siya sa pagkainan. Napadilat siya sa mga bagong pinggan, baso, kutsara at tinidor. May mga nakatago pala silang matinong gamit. Nawala sa tauban ang plastic ng pinggan at ang basong pinagbasuhan ng cup noodles. Magaling naman talagang magluto ang ina, pero saan naman ito nakakuha ng iluluto? May dalawang klase ng ulam, sinigang na bangus at ginisang gulay na may broccoli at napatingin siya sa kanin. Nasa na nakasanay nilang NFA rice? Bakit dinurado ang nakasain ngayon? Napailing na lamang siya. Tiyak na nangutang ang ina para sa inaakalang mayaman na boyfriend niya. Hindi niya malulo ng pagkain. Tulala pa rin siya. Natapos nga ang problema niya kay Don Fausto. Ngunit paano niya ipapaliwanag sa pamilya ang relasyon niya sa CEO ng Unicorn Marketing Agency? Napansin ni Luis ang pananahimik niya. Sinubuan siya nito ng pagkain. Wala siya nagawa kundi ang tanggapin ang kutsarang iniumang nito sa kanyang bibig. At muli, may hiyawan sa labas mula sa mga kapitbahay nila. Hindi pa pala tapos ang shooting. Ito na yata ang pinakamahaba niyang hapunan. Uuwi na po si Luis. Tinulak na nito sa pinto. Umawat ang ama. Maaga pa naman. Shot muna tayo ng konti. Tay, busy po si Luis. May pasok pa siya bukas. Sunday, sweetheart. Walang pasok. Pagbibigyan ko si Tatay Elmo. Halos pumalakpak ang tenga ng tatay niya pagkarinig sa sinabi ng binata. Sweetheart, bakit parang may lasa ng salitang yon kapag galing sa boss niya? Pero kinilig siya sa totoo lang. Oo nga naman, mainam na makapag-usap kami ni Luis para mas makilala ko siya. Tay, nagpabili ako ng imported na alak. Gusto ko ipatikim sa inyo. Tawagan mo rin ang mga kumpare mo. Luis, madaming kumpare ang tatay ko. Huwag na, umuwi ka na. Malayo pa ang bahay mo. Ngunit hindi siya nito pinansin. Bumahan ang alak at pulutan sa harap ng maliit nilang barong-barong. Nagpabili pa si Luis ng lechon. Huwag naman sanang ikaltas nito ang nagastos ngayong araw sa bayad sa kanya. Nakita niya masayang nakikipag-usap si Luis sa ama niya pati na sa mga kaibigan nito. Napakalayo ng estado ng buhay nito sa kanila. Kitang-kita niya nangingibabong itsura ng binata sa kanilang lahat. Napakagwapo nito. Mas gwapo pa kaysa mga artista. Pati pananamit at kilos ito ay may class. Naaaliw siyang titigan ng binata. Sana totoo na lang nakasintahan siya nito. Malakas din pala itong uminom dahil kaya nitong makipagsabayan sa mga sunog baga sa kanilang lugar. Inihatid na niya ang binata. Sa sasakyan nito, mabait at humble naman pala ang boss niya. Hindi siya makapaniwala sa ginawa nito para matulungan siya. Maraming salamat. Kinikilig niyang sabi sa binata. Para saan? Sa pagpunta mo at pagligtas sa amin ng tatay ko, tatanawin ko tong malaking utang na loob. Hayaan mo't makakabawi din ako sa'yo? At sa tingin mo, ginawa ko lahat ng to para sa'yo? Kumunot ang noon niya at napalis ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Anong ibig mong sabihin, sir?
Kimberly, nagpunta ako dito dahil kailangan palabasin. Natotoo ang relasyon natin. Pabalik na ang Lola Marta ko galing Amerika. Nakausap ka siya at gusto kanyang makilala. Tiyak mag-iimbestiga ang matanda kaya't mainam na alam ng mga kapitbahay mo ang relasyon natin. Kumirot ang dibdib niya. Bakit masakit? Kala pa naman niya para sa kanya kaya ito nagpunta at tumulong. Huwag kang kiligin sa pagdalaw ko sa mainit masikip ninyong lugar. Ginagawa ko isang bagay para sa sarili kong kapakanan. Wala akong pakialam sa'yo o sa pamilya mo. Kailangan kong mapaniwala ang lola ko na tunay ang relasyon natin. Perfect ang pagkakakuha ko sa'yo. Laki sa hirap si Lola Marta kaya tiyak makakarelate siya sa'yo. At isa pa, hindi ka na makaka-atras sa kasunduan natin. 2 milyon na ang nabayas sa bayad sa'yo. Tumango siya. Bakit parang nagdugo ang puso niya? At tila pabagsak ang luha sa kanyang mga mata. Nagiging sensitive yata siya. Sige, hindi ako nakakalimot sa kasunduan natin. Kumarap-kurap siya para pabalikin ang luha sa mga mata. At bakit siya iiyak? Eh talaga namang bayaran siya ni Luis. Anong kasunduan? Biglang sumulpot ang ama sa kanyang likuran. Si Luis ang sumagot. Kasunduan po. Napagkasunduan po namin na huwag nang patagalin pa ang aming relasyon bilang magkasintahan at nagpaplano na po kaming magpakasal. Nagningning ang mata ng ama niyang oportunista. Suportado kong pagmamahalan ninyo. Tinapik pa nito sa balikat ang binata. Kay bait ng ama niya. Naglaho ang sungay at buntot nito. Sige na tay, aalis na po si Luis. Good night, sweetheart. Aniya. Tinulak niya na to papasok sa kotse. Teka lang, sweetheart, may sasabihin pa ako sa'yo. Tatay Elmo, ipagpapaalam ko lang po sana sa Kimberly na ilang minuto para magkasarilan po kami. Walang problema. May malapit na motel dyan. Sa unang kanto, liko ka sa kaliwa. Nasumid silang dalawa ni Luis. Wala talagang pre ng bibig ng tatay niya. Oh, bakit ganyan ang tingin ninyo sa akin? Ano ba ang ginagawa ng magkasintahan? Imposibleng magtititigan lamang kayo. Mga bata pa kayo't malakas. Kayang-kaya niyong ilang rounds. O sige ha, mauna na ako. Kung gusto ninyo, magtana na kayo. Nakangising sabi ng tatay niya. Napakamot siya sa ulo sa pinagsasabi ng kanyang ama. Kulang na lang ibalot siya upang maiuwi na ni Luis. Alam ko na kung saan ka nagmana, anang binata. Inirapan niya to. Hey, wag na wag mo akong iirapan. Wala kang karapatan. Empleyado lang kita. Ano pa ang gusto ninyong sabihin, sir? Di niya pinansin ang banta nito. I need a photo na nagkikis tayo. Nanlaki ang mata niya. Oh, ba't parang gulat na gulat ka? Pumayag ka nga maging partner ko eh. Simpleng halik sa labi lang na mutla ka na agad. Walang halo tong emosyon tong gagawin natin. Bakit kailangan po ng picture? Ipapadala ko kay Lola Marta. Hindi naniniwala na may bago kong girlfriend. At huwag kang matanong. Ginagawa ko to dahil kailangan. Maliwanag? Kung ako lang, di kita gustong halikan eh. Pumasok ka na sa loob. Nagsabi to sa driver at secretary na biglang sila na ilang minuto sa loob ng sasakyan. Nahiya tuloy siya at baka kung anong isipin ng mga to. Pumasok sila sa loob ng sasakyan. Inayos ng binata ang camera sa phone. Naghanap ng magandang angulo. Tara, magpicture na tayo. Anito at dumikit ang labi nito sa kanyang labi. Napapikit siya. Dampi lang sa labi ang halik ngunit libo-libong boltahe ng kuryente ang dumalay sa kanyang katawan. Tiringnan nito ang picture. Isa pa, ayusin mong mukha mo. Dapat mukha tayong nasasarapan. Naisip niya ang nangyari sa kanila nung gabing inangkin siya nito. Nasasarapan siya kahit di niya alam ang gagawin. Inulit nila ang halik, natigilan sila parehas. Tila may magnet na humihila sa kanila upang muling magdikit ang mga labi. Parang gusto nilang maghalikan hanggang kapusin sila pareho ng hininga. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Unang umiwas ang binata. Pwede mong huwag mong gagamitin ang pabango mo kapag nakikita tayo? Bakit po, sir? Basta, huwag ka nang tanong ng tanong. Ang trabaho mo, sundin ang anumang pinapagawa ko. Lumabas ka na. Irritableng sabi nito. Tabango na lamang siya at lumabas ng kotse nito. Wait! Pigil ng binata. Bumalik ka. Hindi naniniwala sa picture na pinadala ko ang lola ko. Video pa ang gusto. Umupo muli siya. Teka ha, mag-practice muna tayo para isang shoot lang. Itinaas nito ang kanyang mukha. Langhap niya ang pinaghalong mabangong hininga at alak sa bibig nito. Nanigas siya.
Hindi simpleng dampi ng halik ang ginawa nito, kundi ang halik na kagaya ng gabing inangkin siya nito. Malalim at mapaghanap. Taas-baba ang kanyang dibdib sa tensyong nararamdaman. Dumako ang halik nito sa kanyang leeg. May naramdaman siyang mainit at basang humahagod sa kanyang leeg. Di laban ng binata yon? Napahawak siya sa ulo nito. Maya-maya tila to bampira at kinagat ang kanyang leeg. Kinagat niya ang pangibabang labi upang pigilin ang impit na ungol na nais lumabas sa kanyang bibig. Narinig niya ang telepono nito na nagring, ngunit patuloy pa rin ang binata sa paghalik. Inawat niya na to. Sagutin mo muna't baka importante ang tawag? Namumula ang mukha niya at di makatingin ang diretso sa binata. Hello, Lola Martha. Kasama ko po ngayon ang girlfriend ko. Tinapat sa kanyang video kaya't binati niyang matanda. May edad na to, ngunit bakas pa rin ang taglay na kagandahan. Inimbitahan siya nito bukas sa mansyon. Tinanggap niya ang paanyaya ng matanda. Nakabalik na siya sa bahay. Kagaya ng inaasahan, inaabangan ng buong pamilya niya at ni Bing ang tungkol sa boyfriend niya. Bes, bago ka pa lang sa kumpanya pero nabingwit mo na ang CEO? Paano nangyari? Excited na tanong ni Bing. Inulit na lamang niya ang sinabi niya sa mommy ni Luis. Love at first sight. Hindi sila lahat makapaniwala. Masayang lahat para sa kanya. Nakakonsensya siya sa pamilya at kaibigan. Kailan pa niyang magsinungaling sa mga to. Pumasok siya sa kwarto upang silipin ang kapatid na si Blair. Gising ka na pala. Ikukuha na kita ng pagkain? Aniya. Ate, nakita kong boyfriend mo. Baka kaya ka nakikipagrelasyon sa kanya ay dahil sa pera niya. Para lang may pangtustos sa pagpapagamot ko. Bahagya siyang natigilan. Blair, nakita mo naman kung gano'ng kagwapong boss ko. Sino ba naman hindi magkakagusto sa kanya? At maswerte na nagustuhan din niya ako. Ate, manloloko mong iba pero hindi ako. Hindi ka masaya at hindi mo siya mahal. Si Dustin pa lang din ang laman ng puso mo. Blair, matagal na panahon na ang lumipas. Nasa abroad na si Dustin. Matagumpay na siya dun. At matagal ko na rin siyang nakalimutan. Nakatagpo na ako ng bagong pag-ibig. Sana nga, ate. Reserve mong maging masaya dahil napakabuti mong tao. Kinabukasan, sinundo siya ni Luis. May dalatong flowers and chocolates. Todo effort ang lalaki sa pagpapanggap. Masama ang panahon. May bagyong parating bukas. Nakarating siya sa mansyon ng mga Moya. Pagbukas ng malaking gate, nakaabang na agad ang buong pamilya ni Luis. Mainit na pagtanggap ang binigay sa kanya nila Mommy Claudia at Lola Martha. Habang ang stepfather, si Leandro, at ang asawa nito na ex-girlfriend ni Luis ay malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa kanya. Niyakap siya ng matanda at niyaya sa garden upang makipagkwentuhan. Masayang masaya ako at nakakangiti na uli ang apo ko. Salamat sa iyo. Alam mo bang halos 5 buwang hindi kumikibuyan? Madalas sa malayang nakatingin. Dahil sa babaeng hindi naman karapat dapat mahalin. Naiiya siya sa matanda. Pati ito kailangan niyang papaniwalain sa kasinungalingan nila. Lola Martha, makakaasa po kayo na mamahalin at aalagaan ko po si Luis? Madaming pinagdaanan si Luis kaya't sana ay hindi magsawang unawain ka. Hindi naman siguro lingid sa iyo na hindi maganda ang naging kabataan niya dahil nawalay siya sa amin noong sanggol pa lamang siya at ibang taong nagpalaki sa kanya. Tumango na lamang siya kahit wala siyang ideya kung ano ang nangyayari dito noon. Hindi na kwento ng binata sa kanya. Nakanda ng hapagkainan. Kumain muna tayo ng hapunan, sabi ni Mommy Claudia. Pumasok na sila upang kumain sa loob. Walang imik lahat habang kumakain. Tanging tunog ng kubyertos lang ang madidinig sa malalaking dining room at para siyang mabibingi. Ganun pala kumain ng mayayaman? Pagkatapos kumain, pinakita ni Luis ang kwarto nito. Malaki ang kwarto. Black and white ang kulay. Napaka-boring sa opinion niya. Wala din kahit anong naka-display maliban sa abstract painting sa ulo na ng king-size bed. May veranda sa labas na natatabingan ng makapal na kortina. Iniwan itong nakaawang ang pintuan. Biglay sumulpot ang Lola Martha niya. Malakas ang ulan. Mukhang napaagang dating ng bagyo. Diyan ka na matulog sa kwarto ni Luis? Anito sabay sara ng pinto. Good job, Kimberly. Natatawang sabi ng binata. Mukhang sa akin mapupunta ang pinakamalaking share ni Lola Martha. Ngumiti ang binata. Bakit parang may magnet ang mga ngiti nito? Pwedeng-pwede itong maging commercial model ng toothpaste. Maputi at pantay-pantay ang ngipin.
Kissable pa ang lips. Inawat niya ang sarili. Mabait ang pamilya mo. Ba't di ka magsabi ng tapat sa kanila? Isa akong Moya, kaya alam ko na kapag gusto nila ng isang bagay, kukunin nila sa kahit anong paraan. Gusto nilang magkaroon ako ng pamilya sa edad kong 27. Wala na akong planong magsayang ng effort sa kahit sinong tao. Bago pa ako marindi, pagbibigyan ko ng kagustuhan nila. Tumango na lamang siya. Malaki din ang pakinabang niya sa pamilyang to, kaya nakanda siyang makisama. We will stay in one room tonight. Nakita mo naman, sinara ng matanda ang pinto. I will sleep in my bed, tapos ikaw sa sofa. Anito, sabay turo sa malaking sofa. Malaki ang sofa at wala siyang nahagitang problema. Nakakatulog nga siya dati sa matigas na papag. Wala kang hahawakan sa akin kahit anong gamit ko. Di naman siguro malikot ang kamay mo, maliwanag ba? Umirap siya sa binata. Huli na para pagsisihan ang ginawa. Isa pang irap mo ha, halikan kita. Bakit parang gusto niyang irapan ulit ang lalaki? Napangiti siya sa naisip. Binabalaan kita. Never fall in love with me. Nilapit ito ang mukha sa kanya. Nalanghap niya mabangong hininga ng binata. Para siyang nahilo at pinigilan niya ang sariling mapakapit dito. Baka makuryente na naman siya. Nanatiling tikom ang kanyang bibig. Well, I am just stating the fact that women naturally fell in love with me. Uulitin ko lang, you're not my type. I don't want to hurt your feelings. Wag na wag mo akong bibigyan ng sakit ng ulo. Paano kung in love na ako sa'yo? Tanong niya. At matapang na sinilubong ang mata ng binata. Kung in love ka na sa'kin, condolence sa puso mo. It will be broken into million pieces. Malamig ang titig ni Luis sa kanya. Agad siyang bumawi. Joke lang, sir. Masyado ka namang seryoso sa buhay. Hindi ako may in love sa kagaya mo. Tsaka may iba akong mahal. Pagsasinungaling niya. Naging mailap ang mga mata niya. Alam naman niyang di dapat mahulog ang damdamin niya sa boss. Langit at lupa ang pagitan nila. Anong sabi mo? Hinawakan nito na mahigpit ang kanyang braso. May iba akong mahal kaya't huwag kang matakot na ma-fall ako sa'yo. Hindi mangyayari yun. Binasa mo ba ang kasunduan natin? Hindi ka makikipagrelasyon sa iba habang nagpapanggap kang girlfriend ko. Hindi ko gusto ang may kahati sa kahit ano, bagay man o tao. Hindi ko naman siya boyfriend. Naghihintay lang ako sa pagbabalik niya. Akin ka, Kimberly. Naiintindihan mo? Gusto sana niyang kiligin sa sinabi nito pero alam niya, nagbabanta lamang ang binata. Marahan siyang tumango. Tinitigan ang gwapong mukha ng kaharap. Lintik naman. Bakit parang nanghihina ang tuhod niya sa kagapuhan nito? Makalaglag panty talaga. Binitawan siya nito na tila balapaso. Dumayo ang binata sa kanya. Nagubad to ng damit pang itaas at bigla siyang naalarma. Lalo na't nagsisimula na rin itong alisin ang sinturon. Ayaw naman niyang talagang tumingin pero nakakainganyo ang magandang pangangatawan ng lalaki. Ang six-pack abs ang dahilan kung ba't tinanapako ang mata niya. Samaan pa ng broad shoulders and scalp strong and toned arms. Wala na. She is losing her senses. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Agaw nito sa atensyon niya. Ha? Unti-unti siyang lumapit at tila wala sa sarili. Hinawakan ang abs ng binata na ikinagulat nito. Dahan-dahan niya itong hinaplos na parang piece of art. Ganitong eksaktong katawang gusto niya sa isang lalaki. This was perfect. Hey, tumigil ka. Alam ko na ngayon kung bakit na in love sa'yo mga babae. Tila wala sa sariling sabi niya. Hindi masyado na paglaanan ng pansin ang katawan nito noong gabing may nangyari sa kanya. Baliw ka ba? Don't you dare touch me again. Sabi nito sabay pasok sa banyo. O bakit? Parang ikaw pa yata ang takot. Hindi ba't niyaya mo nga ako maging bed buddy? Napuno ng kanyang tawa ang malaking kwarto. Nilabas itong mukha mula sa pinto ng banyo. At mukhang pinagsisisihan ko na ikaw pang inalok ko. May sumilay na pilyang ite sa kanyang mga labi. Bagong paligong binata. Ang gwapo nito sa simpleng white shirt at baggy pants. Medyo na dismaya siya sa pantulog nito. Aalam kasi niya sa lalaki shirtless kung matulog. Ayoko nang madumi. Maligo ka muna bago... Bago ano? Magtatalik ba tayo? Biglang tanong niya. Maligo ka bago ka humiga sa sofa. Uulitin ko ha? Hanggang maabsorb ng mapurol mong utak. Hindi kita gusto. Hindi kita type. Hindi kita papatulan kahit ikaw na lang nag-iisang babae sa buong mundo. Kung may mangyayari man sa atin, gagamitin lang kita dahil binayaran kita. Sandali. Tingnan mo muna ang buong katawan ko bago ka magsalita ng tapos.
Inubad niya ang suot na blazer. Nilapit ang katawan sa binata at nanlalaki ang mata. Tinulak siya nito palayo. O bakit? May nararamdaman ka din bang kakaiba? Kagaya ng nararamdaman ko kapag nagkakalapit tayo. May spark? You're crazy. Wala akong nararamdaman kahit ano maliban sa inis. Look, ako ang magdedesisyon kung kailan kita gustong angkinin o hindi. Nagulat siya nang binuhat siya ng lalaki. Magkahalong kaba at excitement ang kanyang naramdaman. Medyo na-alarma ang utak niya. Magaling lang siyang manukso pero kapag totohanan na, tamime na siya. Pero bayad naman tong gagawin nila kahit walang masama dahil trabaho niya ito. Naputol ang pag-iisip niya nang buksan ni Luis ang pinto ng banyo at buksan ang shower at iwan siya sa loob. Enjoy your shower. Anito bago isara ang pinto. Nakatapis lamang siya ng tuwalya nang lumabas ng banyo. Buti na lang patay ng ilaw. Tanging lampshade na lang nagbibigay ng bahagyang liwanag. Nakita niyang natutulog na ang boss. Di niya mapigil ang pagmasda ng natutulog na binata. He looks gentle. Gusto niya itong makilala ng lubos at alagaan. Agad niyang inawat ang sarili. Hindi siya permanente sa buhay nito. Hindi siya dapat ma-attach ng todo. Kalkulado bawat kilos niya dahil ayaw niyang magising ang binata at magalit to sa kanya. Nabasa ang kanyang damit kaya't nilabhan na niya ang mga to. Lumapit siya sa cabinet ng amo. Kukuha sana siya ng kahit anong t-shirt pero wala siyang makita. Pero pumasok sa trabaho ang nasa loob ng closet. Bumalik siya sa banyo at kinuhang pinaghubaran nito. Inamoy na muna niya. OMG, ang bango. Parang galing sa sampayan. Swabe sa amoy ang pinaghalong pabango at natural na amoy ng binata. Hindi ba pinagpapawisan ng mga mayayaman? Sinuot niya ang damit nito. Pagkatapos mabihis, bumalik siya sa mahabang sofa. Kasya naman siya, ngunit sadyang malikot siyang matulog kaya ilang beses siyang nahulog. Nakahiga na siya sa malaking sofa. Malakas ang ulan sa labas, may kulog at kidlat din. Masarap nga sanang may kayakap eh. May kayakap naman siya, ang malaking unan. Sa labis na pagod, nakatulog siya kaagad. Naalimpungatan si Luis. Pumasok siya ng banyo upang umihi. Pagpasok naman ay nakasampay ng mga damit ni Kimberly, pati ng panty at bra nito. Napakaborara. Uminit agad ang ulo niya. Nakakadiri. May mga mahahabang buhok pa sa tiles. Nakita niya si Kimberly na mahimbing na natutulog. Suot nito ang hinuban niyang damit kanina at di maayos ang pagkakabotones ng white long sleeve polo shirt niya. Kaya't litaw ang punong dibdib nito. Iniwas niya ang tingin pababa at naparunok siya na ilang beses dahil wala itong underwear na suot. At konti na lamang tanaw na niya ang lagusan patungong langit. Inaakit ba siya nito? Hindi lang ulo niya sa itaas ang mainit, kundi nagiinit na rin ang ulo niya sa ibaba. Unti-unting gumagalaw ang hita ng babae. Bumagsak na ang isang hita nito sa sofa. Mahahantad ang pagkababae nito. Agad siyang tumalikod at pumasok sa banyo at muli siya nag-shower kahit malamig at umuulan. Maagang nagising kinabukasan sa Kimberly. Nagulat pa siya na nasa ibabaw ng maliit na table ang damit niya. Tuyo na ito at plansado pa. Wala na si Luis sa kwarto. Naglakad-lakad siya sa malawak na garden. Ang daming magagandang bulaklak. Napakasariwa ng hangin. Madilim pa ang kalangitan. Natanaw niya si Luis na nag-exercise. Hanga din siya sa good habits ng binata. Napakadisiplinado nito samantalang siya tamad mag-exercise. Papasok na siya sa loob na muntik niyang mabunggo si Dorina, ang ex-girlfriend ni Luis. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. At ganun din naman ang ginawa niya dito. Hinago din niya ang kabuuan nito. Kung ganda ang pag-uusapan, mas lamang siya. Mas matangkad lang to ng konti. Kung inaakala mong mahal ka ni Luis, nagkakamali ka. Ako pa rin ang mahal niya. Kung inaakala mong mahal ka ni Luis, nagkakamali ka. Ako pa rin ang mahal niya. Namula ang babae sa inis nang ginagaya niya ang sinabi nito. Nahulaan na niyang sasampanin siya ng babae, kaya inabangan niya ang kamay nito at pinigilan. Ang kapal na mukha mo. Palibasa, laking squatter ka. Gold digger. Gigil na sabi nito. Hiwalay na kayo, hindi ba? Anong problema mo? Hindi ba't nahuli ka niyang nakikipagdalik sa stepbrother niya? Masama ang tingin sa kanya ng babae. Parang gusto siyang lamunin ang buhay. Kung inaakala mong papakasalan ka niya, hindi mangyayari yan. Kapag binalikan ko siya at tatanggapin pa rin niya ako ang best friend niya at ang tanging pag-ibig. Bahala ka.
Huwag mo ako idami sa isyo mo sa buhay. Bumalik ka kung gusto mo, pero hindi ka na niya babalikan. Naka-move on na siya sa'yo at payong kaibigan lang, ha? Mahalin mo na lang ang asawa mo. Hindi yung may interest ka pa sa ibang lalaki. Hinila ni Dorina ang kanyang buhok. Ay, teka. Galawin na nitong lahat, wag lang ang buhok na pinapahaba niya para i-donate para sa kapatid sa unti-unti niyang nalalagas ang buhok dahil sa chemotherapy. Binitawan siya nito. Binalikan niya to upang takutin ang dakmaan ng sampal. Hindi siya papayag na api-apihin. Kaso may umawat sa braso niya, si Luis. Biglang humikbi ang ex-girlfriend nito na tila mo inape. Luis, gusto ko lang naman makipagkaibigan sa girlfriend mo. Pinagsalitaan na niya ako ng di maganda at nakita mo naman, gusto pa niya akong saktan? Tuluyan na nga itong umiyak. Gusto niya itong palakpakan sa galing ng pag-acting. Di siya nakatiis at susuguri na talaga ang babae. Inawat siya ni Luis. Dinala siya sa isang sulok. Laking squatter ka talaga. Nakakahiya ka. At talagang papaniwalaan mo ang ex-girlfriend mo kaysa sa akin? Malamang, kilala ko siya matagal na. Hindi siya pala away na kagaya mo. Natameme siya. Ano nga bang laban niya sa pinakamamahal itong ex-girlfriend? Huli na nang mapansin nilang nakaupo at nagkakape si Lola Martha sa likuran nila. Nakita niya ang takot sa mukha ni Luis pagkakita sa matanda. Lola Martha, meron lang po kaming maliit na hindi pagkakaunawaan. Maayos din po kaagad namin. Umakbay ang binata sa kanya. I saw everything, Luis. Sinungaling ang dati mong kasintahan. Siya ang naunang makipag-away kay Kimberly. Sa susunod, makinig ka muna sa taong totoong nagmamahal sa'yo. Pagtatanggol sa kanya ni Lola Martha. Kaya nga po kinakausap ko si Kimberly ng mahinahon para malaman ko po ang side niya. Hindi lang po talaga maiwasan ang pagtatalo kung minsan. Tumunog ang cellphone ng binata. Excuse me at sasagutin ko lang po ang tawag. Tinabihan niya ang matanda. Salamat po, Lola Martha. Nakita ninyo po ba nang hilahin niya ang buhok ko? Hindi, wala akong nakita. Pinagtanggol lang kita dahil wala akong tiwala sa babaeng yon. Alanganing ngumiti siya sa matanda. Lola Martha, makakaasa po kayo mapagkakatiwalaan ninyo ako. Hindi pa ako sure kung mapagkakatiwalaan ka nga o isa ka ding oportunista kagaya ng iba. Magkakaalaman. Anyway, sana magpakasal na kayo ni Luis para magkaroon na ng tagapagmana ang mga Moya. Magpabuntis ka na, bilisan mo. Si Luis na nag-iisang Moya, kailangan niya ng tagapagmana? Na paismed siya sa sinabi nito. Sige po, susubukan ko pong lahat para mabuntis ka agad. Halos di lumabas sa bibig niya ang mga salita. Tinapek na matanda ang kanyang balikat bago pumasok sa loob. Naiwan siyang nag-iisip. Ganito bang klase ng problema meron ng mayayaman? Bumalik si Luis. Ang lakas mo sa matanda ah. Mainam na nakuha mo ang loob ni Lola Martha. Ikaw lang naman ang di magaling kumilatis ng tao. Pasaring niya rito. Mahal mo pa ba ang ex mo? Dagdag niyang tanong. Huwag mo akong tanongin ng mga personal na bagay. Ayokong sagutin. Binabalaan lang kita, huwag mong aawayin si Dorina. Hindi na siya kumibo para hindi na humaba pa ang usapan. Total mo kung wala naman siyang panalo sa babae. Halata namang may damdamin pa si Luis sa ex-girlfriend at mukhang may gusto pa rin naman si Dorina sa binata. Pero di na sila pwede dahil may asawa na ang babae. Tumunog ang cellphone niyang basag-basag na ang screen. Si Dustin ang tumatawag. Napahawak siya sa dibdib. Matapos ang ilang taon na wala silang komunikasyon ay nagpaparamdam ito ngayon. Akala niya galit pa rin to sa kanya. Excited niyang sinagot ang video call. Inayos niya muna ang buhok at mukha. Kailangan maganda siya sa camera. Hello Dustin. Kumaway pa siya. Hi Kimberly. Salamat at sinagot mo ang tawag ko. Kamusta ka na? Okay naman ako. Ikaw ang kamusta na? Akala ko galit ka pa rin sa akin. Abot tenga ang ngiti niya na nabawasan nang makitang nakasimangot ang boss niya. Lumapit ito at sinilip kung sino ang kanyang kausap. Hi, I'm Kimberly's boyfriend. She's fine. Huwag kang mag-alala at naaalagaan ko siyang mabuti. Halatang nagulat si Dustin. Pasensya na at baka nakakaabala na ako sa inyo. Oo, nakakaabala ka. Bye! Pindot ng binata ang end call sa cellphone niya. Pakialamero? Umasim ang mukha niya. Akala ko ba walang pakialamanan ng personal na buhay? Ipapaalala ko lang sa'yo na binayaran kita at nasa kasulatan na hindi ka makikipagrelasyon kahit kanino hanggat di ko tinatapos ang kasunduan? Matagal kong hinihintay na kausapin niya ako ulit tapos sinabi mo, boyfriend kita?
Bakit di na siya tumawag muli? Mas gwapo pa ako kaysa Dustin na yan. Oo, mas gwapo at mas mayaman ka. Pero mas mabait, mas maalalahanin, mas magalang, mas... Tumigil ka sa pagkukumpara sa aming dalawa. Hindi kami magka-level. Ikaw ang naunang magkumpara. Sige na, mas nakakahigit ka. Ikaw ang nag-iisa at pinakatatayang CEO ng Unicorn Marketing Agency. Uuwi na ako at baka hinahanap na ako sa amin? Nagpaalam na siya sa pamilya ni Luis matapos kumain ng agahan. Hindi siya makahinga sa mansyon. Nakakapagtataka dahil tila ito palasyo sa laki, ngunit parang hindi siya komportable dito. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kapatid na si Lance sa pinto pa lamang. Ate, huwag ka sanang mabibigla. Kumunot ang noon niya. Bakit? Ano nangyari? May problema ba? Kinabahan siya. Di nakapagsalita si Lance. Bumanat ang bunso nilang si Lenny. Ate, nakabuntis si kuya. Napatingin siya sa kapatid. Sana nagbibiro lamang si Lenny. Totoo ba, Lance? Tumangoto at di makatingin ang diretso sa kanya. Lance, alam mo ba ang pinapasok mo? 18 ka pa lang, wala kang trabaho. Ano ang ipapakain mo sa magiging asawa at anak mo? Napahawak siya sa ulo. Alam na ba ni nanay at tatay? Oo, ate, sa bahay daw kami titira. Pumayag na sila. Kausapin nga daw kita eh. Pumasok siya sa loob ng bahay upang kausapin ang kanyang mga magulang. Nagulat siya sa dalawang maliliit na batang naghahabulan sa loob ng kanilang bahay at mas nalaki ang mata niya na lumabas ang isang babaeng mukhang mas matanda pa sa kanya mula sa loob ng kanyang kwarto. Uminit ang ulo niya. Agad lumapit si Lance. Ate, wala ka kasi kagabi kaya dyan muna kami sa kwarto mo natulog. Lance, nakabuntis ka ng babaeng may dalawang anak? Ano yan? Buy one, take three? Di niya na naitago ang iritasyon. Lance, aalis na lang kami ng mga bata. Mukhang di kami tanggap ng ate mo. Konsensya niyo na lang kapag may nangyaring di maganda sa amin ng anak mo. Nakita niya na alarma agad ang kapatid sa sinabi ng babae. Ate, babae ka din. Akala ko maintindihan mo ako. Gusto kong panagutan si Janice. Lance, sigurado ka bang anak mo ang pinagbubuntis nito? Napipikon na talaga siya. Mukhang pinapaikot lang ng babae ang kanyang kapatid. Bigla itong umiyak ng malakas. Grabe ka. Anong akala mo sa akin, babaeng puta? Ate, mamili ka naman ang salita mo. Nasasaktan ang asawa ko. Kinagat niya ang labi upang pigiran ang sariling magmura. Concern lang ako sa'yo. Kung concern ka talaga, tutulungan mo ako nang walang kung ano-anong sinasabi. Kung sa bagay, si Blair lang naman ang paborito mong kapatid. Naihilamos niya ang kamay sa mukha. Wala akong paborito. Lahat kayo mahal ko. Kinausap niya ang mga magulang. Pumayag ang mga to na sa bahay nila at tumira ang mag-iina. Ang tanong, saan sila kukuha na ipapakain sa dagdag na miyembro ng pamilya? Papasanin din ba niya ang mga ito?